Choco. Grabe, nagpupo si Choco. Ha? Taranta na kayo mo dito yun. Ipupo na dito yun. What's up mga best friends? Ngayong araw nga na ito ay ang schedule ng first vaccine ng mga puppies natin. Matapos nga natin silang ma-deworm ng second week and fourth week, ngayon naman ay ang ika-45 days ng ating mga puppies. At ito na nga yung araw na matuturukan sila ng pinaka-first vaccine nila na 5-in-1. Medyo nangangamoy-wiwi na nga ang mga puppies natin kaya kailangan natin silang paliguan. Alam nyo bang napaka-importante na before tayo magpa-vaccine ng mga puppies natin, ay kailangan talaga natin silang paliguan kasi after ng vaccine nila ay hindi na natin sila pwedeng paliguan within 1 week. Kaya naman, tara! Samahan nyo akong paliguan ng aking mga puppies. It's ligo time! Ligo time na nain natin si Golden Boy. Sa pagpapaligo pala ng mga puppies ay mas mabuting maligamgam na tubig ang ipaniligo natin. Since puppy pa nga lang sila at hindi pa sila masyado nakakapag-adjust at medyo maselan pa lang ang kanilang pangatawan. Inuuna ko palang binabasa ang kanilang ulo para mas madaling makapag-adjust sila sa temperature ng tubig. At dahan-dahan lang sa pagpapaligo para hindi sila mabigla at matakot sa tubig. Siguraduhin ding ang shampoo at conditioner na gagamitin natin ay exclusive na para sa mga aso talaga. At mainam na ito ay may sangkap na madre de cacao dahil ito nga ay mabisang pangtanggal ng mga garapata. At huwag na huwag tayong gagamit ng mga shampoo at conditioner na ginagamit ng tao. Tingnan natin doon sa mga ipitan nila kasi minsan hindi na natin namamalaya na mumuo yung mga pupo nila. Kaya pag next na magpupo sila, hindi na lumalabas. Kasi naharangan na nung bumuo dito sa mga ipitan nila. Kaya ito palagi yung tinitignan natin at chinecheck. Pero mamaya isi-shave na lang natin yan para ano, walang sagabal pag nagpupupo sila. Gaano ko pala kadalas pinapaliguan ang aking mga alaga? Base sa aking experience, since bata pa lang sila Coco at Ampi, ay once a week na talaga ako pag nagpapaligo para maging normal ang paglabas ng kanilang natural oils sa kanilang katawan at di mag-dry ang kanilang skin. At syempre, i-comfort din natin sila habang pinapaliguan para hindi stressful ang kanilang pagligo. At ang pinaka-importante, shower them with love and care dahil parang mga sanggol din ang mga yan na kailangan ng proper handling and proper care. Ayan, ready na sila. Tara na! Ay ko! Mukhang nag-e-enjoy ang mga puppies natin sa first ride nila at take note, babe talaga sila. Ayan, nandito na tayo sa clinic. Mukhang wala pang tao dahil nagahan talaga namin para hindi kami masyadong matagalan dito sa clinic at makaiwas na rin sa pila. Paalala lang pala, kapag pumunta po tayo sa vet clinic ay huwag na huwag nating lalapag ang mga aso natin sa mga sahig or sa mga upuan para iwas tayo sa mga sakit na pwedeng makuha sa loob ng vet clinic. Dahil karamihan nga ang dinadala dito ay may sakit, kaya mas mabuting ang nag-iingat para hindi maawaan ang ating mga puppies. Since puppy pa nga lang sila at hindi pa kumpleto ang vaccine nila, kaya madali lang sila kapitan ng mga sakit. At habang naghihintay nga kami ay hindi na nga nakapagtimpi si Choco at nailabas na niya ang kanyang sama ng loob. Grabe, nagpupo si Choco. Ah? At
Pagkatiba naman dito sa vet clinic Choco, talagang ginagalingan mo. Nahiya tuloy ako bigla sa mga stops nila dahil nangamoy bigla ang loob ng clinic. Yun bang, mapapatakip ka talaga ng mukha sa kahiyan. Hays, Choco loko, kakaiba ka talaga. At ito na nga, mabibinyagan na nga ang mga puppies natin sa kanilang unang turok, hoping na walang umiyak. Salamat at wala namang umiyak. Natuwa ako dahil super nang behave sila at nakayanan nila ang pinakaunang turok nila. Ang first vaccine pala nila ay ang 5-in-1. FYI lang guys, ang 5-in-1 na bakuna ay proteksyon laban sa distemper virus, dalawang uri ng adenovirus na tinatawag nilang hepatitis at kennel cough, para influenza at ang parvovirus. Dalawang sessions nga pala ito, kaya yung second session ay tuturok ulit after 2 weeks. At syempre, hindi ko maiwasang magtanong at humingi ng advice kay Doc bago kami umuwi. Maigi rin na kapag pumunta tayo sa ating mga vet ay huwag tayong mahihiyang magtanong at humingi ng advice. Dahil kung hindi mag-inquire ay hindi mo malalaman ang mga bagay-bagay na pwedeng makabuti at makaiwas sa mga paraan sa pag-aalaga sa ating mga alagang aso. Ayan, tapos na ang first vaccine day ng mga puppies natin. Ang pagbabakuna ng aso ay isang mahalagang bahagi ng pagiging responsible pet owner dahil ito ang magproprotekta sa kanila laban sa mga malalang sakit. Maiging ang sundin ng vaccine program na ibibigay ng ating mga vet. Napakahalagang simula ng pagbabakuna habang puppy pa sila upang matiyak ng iyong alaga ay protektado dahil mas madaling kapitan nga sila ng sakit dahil sa kanilang mahinang immune system. Makakatulong din ang mga ito upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa ibang mga aso at tao. Magastos lang talaga ito, kaya naman ihanda ang ating mga budget kapag tayo ay magdidesisyong magkaroon ng alagang aso. At syempre, pagkatapos ng lahat ay deserve din ng mga puppies natin ng rewards. Upang sa ganon ay maging masinurin sila lagi sa lahat ng ating mga ipapagawa sa kanila. At syempre, for the job well done.